Hello mga kabarkada, welcome back dito sa ating YouTube channel. So last video ay sabi ko ay tuturuan ko kayo kung paano magkondisyon ng ating mga alagang African Lovebirds bago sila i-breed. O kaya kapag nagloloko sila sa breeding nila, pwede nyo sila i-condition kung paano ko sila kinokondisyon. So ito ay ano lamang sa akin, ay base lamang sa aking experience at sa aking mga ginagawa dito sa aking ibunan. Kaya pwede nyo ito sundin at pwede nyo rin ito hindi sundin. So simulan na natin itong video. Let's go! So kung ang mga ibon mo ay nagloloko sa breeding, lalo na kapag nagbabasag sila ng itlog or nagpapatay sila ng mga inakay, o kaya kinakain nila yung mga itlog nila, o kaya kapag ang mga breeder nyo ay sisimulan nyo pa lang sa breeding, ay pwede ito nyong gawin doon sa inyong mga alagang ibon. So meron akong 5 tips para sa inyo kung paano natin na ikokondisyon yung mga alaga nating African Lovebirds. So, yung 5 to ay para lamang sa akin to ah. So, mga yung ginagawa ko lang to, pwede nyo itong sundin at pwede nyo rin itong hindi sundin. So, kung may hindi man akong masabi na wala doon sa experience nyo, ay i-share nyo lang yan, i-comment nyo lang yan para malaman ng iba kung paano nyo kinokondisyon yung mga alaga nyong ibon. So, simulan natin sa tip number 1. So, yung tip number 1, dapat planuhin nyo kung ano yung ibon na ikokondisyon nyo. So, kung ano ba yung naging problema ng ibon nyo. So, kung ang ibon nyo ay nagloloko dahil nilalaglag yung itlog, nilalaglag yung mga inakay, pinapatay nila yung inakay, kinakain nila yung mga itlog nila, so paplanuhin nyo na mabuti kung ano yung ugali ng inyong mga ibon. Kunwari, etong part na to, so etong dulo na to, kunwari, etong dulo na to ay ikokondisyon natin to. So, ang gagawin lang natin dyan ay yung tip number 2 naman. So, yung tip number 2 dapat ay walang nest box o kaya nakasarado yung kanilang nest box. So, importante na yung nest box nila, kunwari ay itong cage na to, ay may nest box sila, kailangan yung tanggalin yun para syempre ay hindi sila mag-breed at para maiwasan nila mag-mate. So, kaya natin to gagawin, kaya natin tatanggalin yung mga nest box nila dahil nga ay nagloko sila nung nakaraan, kaya gusto muna natin tanggalin yung nest box o kaya isara natin yung butas ng nest box para syempre hindi sila pumasok at para hindi sila makapag-breed. So kung ayaw nyo naman tanggalin yung nest box nila, pwede nyo naman yun isara yung nest box nila. Maglagay lang kayo ng tela doon sa butas ng nest box para hindi sila pumasok sa nest box nila. At kung ang mga ibon nyo naman ay na mga nasa flight cage, lalo na kapag ang mga pababaan yung inakay, lalo na yung mga pababaan yung inakay na may nagpaparisan na, so okay lang yun na nasa flight cage kung marami yung gusto nyong i-condition ng mga ibon. Pero kung ang mga i-condition yung ibon ay yung mga proven na, tulad ng mga kunwari, etong nest box na to, itong mga naibon nandito dito sa loob, ay i-condition natin sila. So ang gagawin natin, hindi natin sila pwedeng ilagay sa flight cage dahil merong ibon na iba dito sa flight cage. Paano kung pumari sila sa iba? E di nasira yung bonding nilang dalawa. So, kaya natin, kaya ang proven natin, kailangan lang natin silang i-stay dito sa kanilang cage. Okay? So, kailangan lang natin tanggalin yung nest box nila o kaya lagyan ng tela para maharang yung butas ng nest box nila. So, ayun yung magandang isang part ng pagkukondisyon natin, yung hahayaan natin yung ibon natin sa cage nila para hindi na natin sila kailangang ilagay sa flight cage at baka pumaris pa sila sa iba, di ba? So, ayun yung sa nest box natin. So, kailangan nyo tanggalin o kaya kailangan nyo takpan yung butas para hindi sila pumasok at makapag-breed agad. Tapos kung ang mga ibon nyo naman na ikukondisyon nyo ay yung mga galing dito sa mga flight cage. Kunwari, meron kayong 12 ibon dito, meron 3 nagpaparis na. So, maganda na hayaan nyo lang sila sa flight cage. Pwede nyo na rin naman silang i-condition dahil hindi naman sila proven. Dahil ipapares nyo pa lang sila, ibibreed nyo pa lang sila. So,
okay lang kapag yung mga nasa flight kits nyo ay nandiyan. Except lang sa mga proven, huwag nyo ilalagay yung proven nyo dito sa flight cage. Okay? So, after nung tip number 2, doon naman tayo sa tip number 3. So, yung tip number 3 naman natin ay yung tungkol sa mga patuka nila. So, yung patuka ay pinakamagandang tip sa lahat dahil ito ay syempre yung bubuhay sa kanila. So, sa patuka naman, syempre, huwag mong kakalimutan yung vitamins nila. So, yung vitamins ay kailangan din yan kapag magko-condition kayo. Kasi syempre, ang vitamins ay dagdagyan ng nutrients, dagdagyan ng kung ano-ano sa katawan nila. So, kung meron man kayong mga vitamins dyan, dapat yung may mga multivitamins o kaya yung mga may tulad nito. So, kung magbibigay kayo ng mga vitamins, pwede itong essential vet na may multivitamins, amino acid, at electrolytes. So, meron pa tayong mga vitamins na pwedeng ibigay sa mga alaga nating ibon tulad nitong Selectrogen. So, itong Selectrogen ay kung ano to, may mga multivitamins yan, marami siyang vitamins dito sa unang mataas na to. Tapos meron siyang mga calcium, sodium, at potassium. Ayan. So, mga kailangan to ng mga ibon natin pag i-ano natin sila, i-condition natin sila. So, meron din mga tayo dito. So, meron din tayo dito yung mga picoy vitamins. Ito, multivert lang ang kailangan natin. Pwede rin tayo magbigay ng calcivert kapag gusto lang natin na tumaas yung kanilang calcium. At syempre, dito sa BioVert, ito ay yung vitamins din siya, pero mas maganda to ibigay sa mga may inakay. Dahil ito ay parang kapag nakakakain yung mga inakay natin, lahat ng mga sustansya doon sa patuka na pinapakain ng mga ng mga magulang nila. So, ayun ang atin dito sa vitamins. So, ano naman yung sunod pang patuka natin? Syempre, yung mga egg food o kaya yung mga soft food nila. So, yung sa egg food, paano ba ginagawa tong egg food na to? Syempre, from the word itself, ay egg. Yung mga ibibigay niyong pagkain ay dapat may mga egg. So, para saan ba yung mga egg na yun? Doon yun para sa mga fats and proteins na rin yun. So, kapag magbibigay ko ng egg food, syempre, itlog na nilaga, tapos ihahalo nyo na may mga sili, ng may mga carrots, may mga pechay, may mga gulay-gulay, yung mga ganon. So, meron din pa tayong isa na tinatawag na soft food. So, yung soft food ay walang egg to para sa akin na. Kasi may egg food na, may soft food pa. So, yung mga soft food, ayun yung mga binibigay lang natin na pechay para sa'yo, repolyo para sa'yo, carrots para sa'yo, mais para sa'yo, ganun yon. So, ayun lang pagkakaiba para sa akin na egg food at soft food. So, after nung ano naman natin, yung so egg food, soft food, at yung vitamins, meron pa tayong isa, ayun yung mga seeds natin. Siyempre, yung mga seeds na binibigay natin sa kanila araw-araw. So, kapag sa seeds naman, siyempre, kailangan may binibigay tayong mga fats at protein. So, saan ba tayo makakakuha ng fats and proteins ng mga seeds? So, dito lang yan sa mga sunflower at sa mga oat growth. So, yung sunflower at yung oat growth, ayan yung mga matataas sa fats at proteins. So, kailangan meron din sila yan dahil ang fats at proteins ay nakakapag-build up yan ng mga katawan nila. Pampaganda ng katawan nila yan. Pampabuild up talaga. Talagang build up na akala nyo ay ano sila, sobrang taba, pero hindi. Sobrang ganda lang talaga ng pagkaka-build ng kanilang katawan. Hindi sila mataba dahil kapag tumaba ang ating mga alagang ibon, ang tawag na doon ay sapula. Meron na siyang sapula, kaya tumataba yung kanyang puwetan. So, yung sapula na yan, huwag na natin pag-usapan yan dahil ilang beses na natin yan tackle dito sa ating YouTube channel. So, after nung ating tip number 3, yung patuka, syempre, kailangan naman natin ng tip number 4. So, yung tip number 4 natin ay tungkol to sa pag-deworm o pagpupurga ng ating mga African lovebirds. So, importante na magpurga tayo dito sa ating mga African lovebirds para wala silang kahati sa mga nakukuha nilang sustansya, sa mga binibigay niyong mga pagkain sa kanila. So, ang pag-deworm natin ay ayan yung mga hammer-hammer na yon, hammer na water-soluble, yung mga tinitimpla lang sa mga
tubig. Huwag yung ano, huwag yung tablet. So, kapag magbibigay kayo ng mga pampapurga o mga deworming na hinaharo sa tubig, 2 beses lang to sa 1 linggo. Pero, after nyo magbigay ng 2 beses, huwag nyo na uulitin ulit. Okay? So, syempre, ang pag-deworm kasi ay nakakatanggal yan ng mga bulate sa loob ng katawan nila. So, para para hindi magkaroon ng issue yung mga alaga natin, 2 beses lang natin sila bibigyan ng pang-deworm. Kunwari, magbibigay kayo ng Monday. So, Monday, deworming. Tuesday, tubig lang. Wednesday naman ay deworming ulit, tapos tuloy-tuloy tubig na yon na may mga vitamins kung gusto nyo magbigay ng mga vitamins. So, itong pagdideworm naman ay hindi... So, ang pagdideworm naman ay dapat sa tamang ibon lang tayo magbibigay. So, ano ba yung tinutukoy kong tamang ibon? Dapat yung mga hindi mag-iitlog, yung walang mga itlog, at yung mga walang inakay. Dahil kapag nagbigay kayo, doon sa mga mag-iitlog pa lang, o sa mga may mga itlog na, o kaya sa may mga inakay na, magkakaroon ng issue yung tatlong to. So, para may iwasan natin yung issue na yun, ay huwag tayo magbibigay sa kanila ng pang-deworm. Magbibigay lang tayo sa kanila kapag gusto natin silang i-condition sa mga breeding nila. So, ayun lang naman kapag sa deworming, kailangan lang natin iwasan na magbigay doon sa tatlong yon. Okay? Para wala tayo para hindi tayo magkaroon ng issue sa breeding nila. So, ang huling tip natin dito ay syempre yung pinakamahalaga sa lahat ay yung let them rest. So, huwag nyo silang dulabugin palagi. So, kung gusto nyo mawala yung stress nila dahil nga nagkaroon sila ng issue doon sa pag mga ibon nila sa mga yo! Ah! Ingay! Dahil nga, kunwari, ang ating mga ibon ay may mga issue dati na naglalaglag ng itlog, kumakain ng itlog, kumapatay ng mga inakay. So, kailangan natin silang huwag bulabugin. Hayaan natin sila magpahinga. Okay? So, ayun ang pinaka-importante sa tip number 5. Let them rest. Bigyan nyo sila ng mga 1 buwan or 2 buwan or 3 buwan na pagpapahinga. O kaya yung pagkukondisyon. So, depende na yun sa inyo kung gaano nyo sila katagal ipapahinga o ikukondisyon. So, kung ako ay magkukondisyon, papaabuti ko sila ng 2 buwan o kaya 1.5 buwan. So, depende yan sa inyo. Kayo ang magdedesisyon kung hanggang kailan nyo sila ikukondisyon. Okay? So, ayun lang naman yung video, mga kabarkada. Sana ay may natutunan kayong bago dito sa aking YouTube channel na ibinahagi sa inyo na tungkol sa pagkukondisyon ng mga alaga nating African lovers. So, ulitin ko lang ang mga yung 5 tips na binigay ko. So, unang-una, yung planuhin mo yung mga ibon mo. Kung sino or kung ano yung mga naging issue nila. So, planuhin mo. Kunwari ito, pinaplano ko na i-condition sila dahil nagkaroon sila ng problema dahil pinapatay nila yung mga inakay nila. So, i-condition natin siya. Tip number 2, yung tungkol sa nest box. Tanggalin natin nest box o kaya isara natin nest box para hindi sila mag-breed. Okay? So, yung tip number 3 naman, yung patukan nila. Magbibigay tayo ng mga vitamins twice or once or thrice a week. And then yung after ng vitamins naman, doon na tayo sa egg food or soft food. Depende na yan sa inyo kung magbibigay kayo ng mga egg food or soft food sa nila araw-araw. Wala namang problema yon dahil kinukondisyon natin sila, binabalik natin yung dati nilang katawan, yung dati nilang sustansya, mga ganon. So, yung after ng egg food or soft food, doon na tayo sa mga patuka. Magbigay kayo ng mas maraming oat growth o kaya ng mga safflower. Ayun lang naman doon sa mga patuka natin. So, yung pang-apat naman, yung sa pagde-deworm. So, yung pagde-deworm natin ay 2 beses lang po yan sa buong buhay nila. Okay? So, kung Monday magbibigay kayo, Tuesday, tubig. Wednesday ay deworming ulit. Tapos tuloy-tuloy, tubig na yun
kung gusto niyo magbigay ng vitamins, okay lang. And then yung number 5 naman ay dapat hayaan lang natin silang mag-enjoy sa kulungan nila habang hindi pa sila nag-breed, okay? Dahil hindi sila mag-breed kahit walang nest box sila, okay? So, hindi sila mag-breed kahit isarado mo yung nest box nila. So, huwag mo rin silang bubulabugin dahil nag-ano sila eh, tinatanggal nila yung stress nila, kaya natin sila pinapahinga at kinukondisyon. So, ayun lang naman mga kabarkada ngayong video ay sana may bago tayo natutunan. At syempre kung nakatulong ako sa inyo, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. So, salamat sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.